Hi sa inyong lahat. So, andito tayo sa ladies ngayon. Gagawa na naman tayo ng merchandise. So, papakita ko ngayon sa inyo ay ang ladies area. So, FTC wall siya. Ayan. So, sa nakikita nyo, magulo yung likod niyan. Huwag nyo naintindihin kasi sa kabila yun ang imi-merchandise natin. So, hindi pa yun naayos kaya magulo. Ayan. So, umpisa natin sa mga ay sa inyong lahat, ayan, gagawa na naman tayo ng merchandising technique para sa ladies area. So, nandito tayo sa ladies area. Ayan, sa kung nakikita nyo, FTC wall siya. So, mahirap siyang merchandise kasi nga, yung gagamitin nating back bar ay 1 point to lahat. So, mahirap laruin yung kulay ng damit, tsaka yung wall kasi nga 1.2 yung gagamitin natin, hindi siya gaya ng mga ganyan na 600 sukat, 600 ang sukat noong backbar na gagamitin. So mas madali siyang laruin yung wall. So tulad nito, FTC wall siya, ayan. So bakante siya, inalis natin kasi hindi yun kasali sa guideline. So ang ginawa natin, pumili tayo ng damit. Ay sa inyong lahat, ayan, gagawa na naman tayo ng merchandising technique para sa ladies area. So, nandito tayo sa ladies area. Ayan, sa kung nakikita nyo, FTC wall siya. So, mahirap siyang merchandise kasi nga, yung gagamitin nating back bar ay 1 point to lahat. So, mahirap laruin yung kulay ng damit, tsaka yung wall kasi nga 1.2 yung gagamitin natin, hindi siya gaya ng mga ganyan na 600 sukat, 600 ang sukat noong backbar na gagamitin. So mas madali siyang laruin yung wall. So tulad nito, FTC wall siya, ayan. So bakante siya, inalis natin kasi hindi yun kasali sa guideline. So ang ginawa natin, pumili tayo ng damit na nasa guidelines. So ito yung mga damit na gagamitin at ang kulay na hinihingi. So kumuha tayo. Ayan, marami naman bago ngayon, so kailangan nating i-merchandise yan. So hindi pa natin alam kung saan siya pwedeng ilagay, so iko-combination na lang natin ang kulay gamit ang FTC wall. Ayan. Bakante yan, ito to. Bakante yan. Inalis natin yung laman kasi hindi siya kasali sa guidelines, color guidelines. So, yung nasa likod, huwag niyong pansinin kasi magulo. Ayan, sa kabila yan. Sa kabilang wall yan. So, nandito tayo sa ito. Itong gagamitin natin. Ayan. So, FTC wall siya. Yung merchandise natin, magagawin natin kung ano yung kulay na hinanap sa guidelines. Okay? Ayan. Sit back and relax lang kayo at manood. Salamat! So ayan, natapos na natin yung isang wall. So ito siya yung kinalabasan. So kanina, bakante yan. So ayan, nagawa natin yung merchandise yung hinihinging kulay doon sa guidelines. So ang hinihinging kasing kulay ay violet. So ang ibang items dyan ay hindi kasali. So nilagay lang natin para mabuo yung guidelines. Okay? So sana papansin nyo ko kalat yung kulay niya. Ayan. So, violet yung kulay na hinahanap, violet tsaka pink. So, ayan, i-display natin siya ng tama. So, ang pagdi-display niyan, tops bottom siya kasi ano siya, naka-lifestyle. So, pagka nasa wall siya, lifestyle dapat ang pagkaka-display. So, isipin mo rin, hindi lang basta isasabit mo yan ng ganyan. Isipin mo rin na kaya mo siya di-display dyan kasi mabibili siya ng customer. Kailangan dapat pair sila. Tsaka nakaset ang bawat kulay kung saan siya pwede. Tulad nyan, at tatlong top, tapos isang bottoms. So, naglagay tayo ng dress, skirt, tapos top,
tapos yung dress, tapos bag, at saka top, tapos tank top, tapos sa itong bottoms na to. So sa signing, sa signing guidelines, ang kulay na hinap ay yan lahat. So ayan na, nailagay natin. So sa pagkakadisplay niya, masasabi mo siya na nakaset siya para bilhin na lang na customer, or binibigyan natin sila ng idea para bilhin. Okay? So yung nilagay na bag ko, nilagay ko dun sa taas para pinaka-highlights na ang kulay ng damit na dinisplay natin sa wall. Tulad nito, meron siya dito, tapos meron siya doon. So naglagay tayo ng scarf para kumulay yung bag na nilagay natin. Kasi masyado siyang plain, so naglagay tayo ng scarf para accessories, dagdag din sa option ng customer para bilhin yung items. Okay? Ayan siya. So kung mapapansin nyo, yung baba ng pagkakadisplay ay nakaangat siya sa flooring. Kasi dapat pagkadisplay mo yun, hindi dapat nakasayad. And dapat may space siya para doon sa damit. Okay? So ayan, na-display na siya ng tama ayon doon sa hinihinging guidelines. Okay? So pagka ganyan i-display mo siya, dagdag ko lang. Kunyari ito plain, ito printed. Tapos ito printed, ito plain. Tapos ito plain, ito printed. So dapat hindi magkakatabi ang bawat kulay tsaka design. Dapat ang magkakatabi ay plain tsaka printed. Okay? Ayan. So tulad nyan, skirt tsaka yung top. So hindi naman sila magkapareho, tulad nyan dress. Di ba pare sila dress, ayan. So nilagyan natin ng partition. Kanyari ito pares dress, hindi natin sila pinipagtabihin kasi parehas printed. Ayan. So naglagay tayo ng partition, kanyari ito skirt tsaka yung top, para paghiwalayin mo sila. Ayan, okay? So lipat tayo sa kabilang wall. So sa guidelines natin, natapos na siya. Natapos natin siya sa mabilis lang. Wala pang isang oras na buo na natin yung isang wall na ganyang kahaba. Bali 6 wall base siya. 'Di ba ito 2, tapos 2. So naging 6, 6 wall base siya. Kasi ang tawag sa wall base ganyan. And tulad niyan, isa, tapos dalawa. So dahil ito FTC, so ang bilang niyan ay dalawa. Tapos ito, kunyari ito, 1 tapos 2. Ayan. So ito unang guidelines niya. Ayan. Unang guidelines niya, ayan. Yung ganyang kulay. Tapos lipat tayo sa kabilang wall. Ito ang guidelines niya. Ang iniingi kulay niya ay ganyan. So, lahat ng iniingi sa guidelines, ayan ang nakalagay. Okay? So, bali yung ito, dinagdag ko lang kasi wala yung items, hindi siya available. So, naglagay tayo para i-pair siya din. So, dahil may parang cream naman siya, ayan. Dinagdag natin yung kulay na yun. Okay? So, ito, isang guidelines na yan. Tapos pag dito, isang guidelines na yan. So lipat tayo sa kabilang wall. Kasi tatlong guidelines ang inihingi dito sa wall na to. Bali, denim yacht siya. Ayan. So dyan natin nilagay yung may pagka fuchsia pink. Yung ganyang kulay. Kasi yung wall niya, binis natin. So naka-denim yacht siya. So dito natin siya nilagay sa denim area. Okay? So ang hinihinging kulay ay ganyan. So na-display natin siya ng tama. So naibigay na natin ang guidelines na hinihingi sa denim yacht. Denim yacht yung mula doon sa may pink papunta dito. Ayan. So naibigay natin yung tatlong guidelines na hinihingi. Okay?
So, tapos na tayo. Maraming salamat. Ayan, balik ko lang. Ayan, idadagdag ko lang yung mapapansin nyo doon sa layer ng damit, pare-parehas sila. Ayan. So, kailangan mong i-estimate yung dapat hindi siya sasayad sa tiles. So, mga isang dangkal ng kamay mo, yun ang sukat na dapat nakaangat siya sa flooring. Okay? So, ayan. So, di ba yan, dagdag ko na rin, yung kulay niya nakakalat. Kaya din yan siya dito. Di mo siya pwedeng pagtabihin pare-pares ng kulay. So, lalagyan mo siya ng space. Tapos, yung kulay na hinihingi sa guidelines. Okay? So, tops bottom lang din siya. Kung ano yung hinihingi sa guidelines. Although, ang binibigay sa guidelines kasi kulay lang. Tsaka yung items na pwede mong i-display. So, ikaw nang bahala kung paano mo siya laruin. Sa pagkaka-merchandise, kailangan ma-present mo siya na presentable at kailangan mabilis siya ng customer. Hindi lang pwedeng isabit mo yan. Kailangan i- i-display mo rin siya ng maayos ayon doon sa hinihinging guidelines. So ang binibigay na guidelines ay kulay lang at saka yung items na kailangan mo i-display sa wall. So ayan, naibigay natin ang guidelines ng tama ayon sa hinihinging color palette. Okay, maraming salamat hanggang sa susunod na mga videos. Maraming salamat.